Inilagay ng FEVOC sa Alert Level 2 ang Taal Volcano kasunod ng mga naitalang aktibidad ng bulkan. May anim namang inaresto ang Philippine Coast Guard dahil sa pagbibideo sa loob mismo ng Crater Lake. May live report si Salima Refran. Salima! At Omaki, dahil nga nagtaas na ng alerto, limitado muna yung aktibidad dyan sa Taal Lake. Pero bawal na bawal pa rin yung pagpunta doon mismo sa Taal Volcano Island, lalo na doon sa main Crater Lake. Anim na residente ng bayan ng Balete ang inaresto ng Philippine Coast Guard matapos mag-Facebook Live sa loob mismo ng Crater Lake. Sa Facebook video ng vlogger, kitang tila kumukulo ang tubig sa Crater Lake. Kulay abo ang paligid. Sa isang bahagi, makikita ang pag-akyat ng puting uso. Tatlo sa mga nahuli, mga minor de edad. Na nagla-live sila, nandun sila sa mismong crater ng Taal Volcano, which is napakadelikado po sa mga oras na to, lalong-lalo na ngayon na nagtaas na po sa alert level 2 ang bulkan. Hawak na ng talisay PNP ang mga residente. Tumanggi naman magbigay ng pahayag ang mga naaresto. Okay na po yun, ma'am. Dito na kami. Tatlong case po yung ipinatong natin sa kanya, yung sa Pambi Resolution number 65, which nagkakaroon siya ng penalty ng not more than 1 million but not less than 200,000 with a 6 months to 1 year imprisonment. And itong RA 11038 saka itong RA 11332 which is the disobedience. Itinaas ng PVOC sa Alert Level 2 ang bulkan matapos makapagtala ng 28 shallow volcanic tremors sa nakalipas sa 24 oras at pagtaas ang temperatura at acidity sa main Crater Lake. Nakakakita rin ng bahagyang ground deformation o pamamaga ng lupa. Ipinapaalala ng PVOC na permanent danger zone na ang mismong volcano island at wala na dapat nakatira dito. Sa Alert Level 2, posible itong humantong sa isang eruption. Posible na namang hindi ito humanto sa isang eruption. Ang susunod na mga pangyayari sa Taal Volcano ay depende yan kung tuloy-tuloy ba ang aakyat ng magma, mabilis ba ang pag-akyat ng magma o mabanga lang. So, depende po yan sa kilos ng magma. Nagpalikas rin ang Coast Guard ng mga mangis ng nagpapakain ng isda. Normal naman ang sitwasyon sa poblasyon ng bayan ng Talisay. Pero di raw mawawala ang kaba, lalo't sariwa pa sa kanila ang sinapit ng sumabog ang bulkan noong 2020. Baka po mangyari po yung nangyari noong January 12, yung mga abo po, yung di po kami makahinga dahil sobra pong dami ng abo na naitapon po dito sa aming lugar. Uso po ngayon yung COVID tapos wala, parang wala na pong tatanggap na ibang lugar lalo na gawa nga po ng pandemic. Mahirap po mag-evacuate sa ibang lugar. Nakahanda raw ang bayan ng Talisay kung sakali mang umakyat pa ang alerto. Sa ngayon, nasa pangangalaga nila ang 253 families mula sa Volcano Island. Si Virginia Fornea, isang taon nang evacuee sa motor pool ng munisipyo. Sana raw mapabilis na ang kanilang relokasyon. Sana naman po mabigyan na po kami talaga yung amin na po talaga masasabi namin amin ng siguradong matitirahan. Maki Atom, sabi ng mga otoridad, papayagan daw nila yung pagpapakain doon sa mga fish cages sa palibot ng lawa. Pero limitado lang yan at doon dapat sa window hours na 9 a.m. hanggang 4 p.m. Samantala, nag-abiso naman ang PVOC sa dapat handa at alerto ang lahat ng residente kung kakailanganing lumikas. Maki Atom. Maraming salamat, Salima Refran.